Manalangin po tayo. Mahabagin namin amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ikaw ay nahabag sa amin na mga lumayo sa Diyos at mga gumagawa ng kasalanan noon. At ang Panginoon ay namatay sa halip na kami at pinatawad ang aming kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo. At ginawa mo kaming malaya at banal na mga anak ng Diyos upang kami ay makapasok sa kaharian ng Diyos na may maluwalhating pag-asa. Kami ay labis na nagpapasalamat sa iyo sa dakilang biyaya na ito. Kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa harapan ng Panginoon upang kami ay magpuri sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Matuto ng salita ng Diyos at makapag-fellowship sa Panginoon. Kaya kami ay nagpapasalamat sa Panginoon. Naniniwala kami na ang Panginoon ay nasa gitna namin sa oras na ito. Pakiusap, ingatan at hawakan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mahabaging mga kamay ng Diyos. Panginoon, samahan po ninyo ang bawat iglesia sa aming bansa at mga iglesia abroad, at ang mga kapatiran na nangangaral ng Ebanghelyo sa kahirapan at pagdurusa, at punuin sila ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pumilos ka po sa kanila upang sila'y makapamuhay bilang mga anak ng Diyos at upang aming magawa ang banal na misyon, ang pangangaral ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa amin. Kahit na kami ay hangal pa rin, pakiusap, hawakan po ninyo kami sa inyong makapangyarihang mga kamay at gawin kaming banal at mas ganap sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang kami ay makapamuhay na hindi kahiya-hiya bilang mga anak ng Diyos at matupad ang banal na gawain na ibinigay sa amin. Pakiusap, samahan po ninyo kami at kumilos kayo sa amin. Pagalingin po ninyo ang mga may sakit na kapatiran, palakasin ang mga may hina, at tulungan ninyo upang walang sino man ang mawala. At pakiusap, tulungan mo po kaming makapamuhay para sa kaluwalhatian at kalooban ng Diyos sa aming natitirang buhay. At pakiusap, ibigay mo po ang salita ng Diyos na aming kinakailangan sa lahat ng oras. At Panginoon, na nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin, sa oras ding ito, pakiusap, ituro ninyo ang salita ng Diyos na nais ninyong ihayag sa amin, ang banal na kalooban ng Diyos at kung ano ang nararapat naming gawin. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa pag-awit ng ating choir team. Sa loob ng 2 taon ay hindi nila nagawa ito. Ako ay sobrang natutuwa dahil dito. At mula ngayong araw, ang paghihigpit sa COVID-19 ay pinaluwag upang tayo ay makapagtipon ng mas malaya. Kahit na hanggang ngayon ay nakamask pa rin tayo. Subalit nakakadalo na tayo ng malaya. Kaya natutuwa ako ng sobra. Ako ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin ay itinuturo sa atin ng Diyos na ang katapusan ng panahon ay napakalapit na. At alam natin na ang makapag-fellowship ng malaya at makapangaral ng Ebanghelyo ay pagkakataon. Naniniwala talaga tayo at tayo ay masaya at nagpapasalamat sa Panginoon. Sa tingin ko, hindi na sapat ang mga upuan para sa mga late na miyembro. Mayroon pang ilang bakanteng upuan dito sa harapan. At buksan po natin ang Biblia sa Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Verse 13 at 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. Efeso chapter 4, verse 13 at 14. Hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo,
Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Patuloy kong itinuturo tuwing Lord's Day ang may pamagat na buhay na nananatili sa Panginoon, na siyang pinakaimportante sa buhay ng ipinanganak na muling Kristiyano. Sa panahon ng tagsibol, ang gawa ng Diyos ay nangyayari na sa ngayon. Ang Ebanghelyo ay makapangyarihang ipinapangaral. Napakaraming ligaw na kaluluwa ang naliligtas at tumanggap ng bagong buhay. Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa labas upang magligtas ng maraming ligaw na kaluluwa, ang pinakaimportanteng gawain natin. At ito ang dapat nating gawin. Napakaimportante ng gawain ito. Ang mga naligtas na tao ay lumalago ng paunti-unti bilang mga anak ng Diyos hanggang sa ang kapuspusan ni Kristo ay maging ganap sa atin. Kailangang mabuo si Kristo sa atin. Ang Diyos ay may gawa na gustong gawin sa pamamagitan natin. Mula nung araw na maligtas tayo, may gawa na gustong gawin ang Diyos sa pamamagitan natin. Una, ang ating pananampalataya ay dapat munang lumago. Ang ating puso at buhay ay dapat na magbago upang ang personalidad ni Kristo ay mabuo sa atin. At dapat tayong mapuspos ng pag-ibig ng Diyos at ng banal na Espiritu upang magawa natin ang banal na gawain na gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan natin. Ito ang layunin sa buhay ng born again Christian. Hindi tayo dapat tumigil sa katotohanan na ligtas na tayo. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Subalit, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nasira dahil sa kasalanan ng tao. Kaya't kung hindi mabubuo sa atin ang larawan ng Diyos at mamumuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman, ang matutularan natin ay si Satanas ng paunti-unti. Totoo talaga ito. Ngayon ay iniligtas tayo ng Diyos at inilagay sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At binigyan niya tayo ng buhay. Kaya tayo ay lumalago ng paunti-unti. Tayo po ay lumalago. Ibig sabihin ay unti-unting nabubuo ang pag-ibig at personalidad ng Diyos sa ating puso at buhay. Kaya sa pagdating ng Panginoon, ang ating katawan ay babaguhin din tungo sa maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Bago dumating sa atin ang oras na iyon, ang ating puso at buhay ay dapat na tumulad sa Panginoon ng paunti-unti, unti-unting tularan ng Panginoon. Paano nga ba tayo na mahina ay mababago tungo sa larawan ng Diyos? Siyempre, ito ay imposible sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng ating sariling lakas at kakayahan. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng kahit na anong sikap o mabuting gawa. Gaya nito, ang pamumuhay Kristiyano din pagkatapos maligtas ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng ating sariling pagnanais at pagsisikap lamang. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng masaganang biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung tayo ay mamumuhay ayon sa buhay ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang ating puso at buhay ay paunti-unting magbabago. At ang larawan ni Kristo ay mabubuo sa atin. At tayo ay tatayo sa kanyang harapan na hindi kahiya-hiya sa oras na baguhin ang ating katawan sa pagdating ng Panginoong Yesus. Kaya sa araw ding iyon, ngayong araw ipapangaral ko ang sermon patungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon.
Sa katunayan, ang buhay ng ligtas na Kristiyano ay ang buhay na nananatili sa Panginoon mula simula hanggang sa katapusan. Ang pananatili sa Panginoon ay nangangahulugang ang Panginoon ay nananahan sa atin at tayo ay nananatili sa Panginoon mula nang tayo ay naligtas. Sinasabi ng Biblia sa John chapter 15 verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Gaya ng salitang ito, ang Panginoon ay ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga na nakakabit sa puno. Mayroong puno ng ubas at hindi lamang iisa ang sanga, kundi maraming sanga. Makikita ninyo na ang mga sanga, yung mga sanga ng puno ng ubas ay nakapulupot sa isa't isa. Ibig sabihin, ako na naligtas ay hindi nag-iisa. Maraming kawan ang naligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Kapag ipinapanganak ang isang sanggol, maraming miyembro ng pamilya sa paligid niya. May nanay, may tatay, ate, kuya, tito, tita at iba pang mga kamag-anak. Sa Efeso 2:19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyagat, kundi kapwa ang mamamayan ng mga banal at kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo ay mga miyembro sa sambahayan ng Diyos. Hindi mag-isa, kundi maraming brothers and sisters. Tayo ay nasa pangkat ng Diyos. Naliligtas ang isang tao at pagkatapos ay nalalaman niya ang katotohanan na siya ay nasa iglesia, na siyang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay yung mga taong naligtas na ibinukod sa sanlibutan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ay iniwalay para sa langit. Kahit na ang katawan natin ay nasa lupa, hindi tayo sa sanlibutan kundi sa Diyos. Inihiwalay sa sanlibutan upang magtungo sa kaharian ng Diyos. Hindi isang tao, kundi isang grupo, grupo ng mga taong naligtas. Kaya ang church ay eklesya, ibig sabihin, ang ibinukod na grupo. Kailangan nating malaman na tayo ay nasa grupo. Makikita natin yung mga ibon na lumilipad sa langit. Kasama nila ang kanilang grupo o pangkat. Ang mga gumagalang ibon na nagmamigrate ay tumatawid ng dagat at lupa, kasama ng kanilang grupo at pangkat. Ang mga isda rin ay gumagawa ng grupo at lumalangoy sa malawak na dagat, pangkat-pangkat. Mapapaisip tayo, kung makikita natin ang pagkilos ng mga hayop sa ilang, sila ay pangkat-pangkat, may grupo. Gaya ng sinasabi sa John chapter 10 verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Tayo ay iniligtas, iniingatan at ginagabayan ng mabuting pastol na nagligtas sa atin. Hanggang sa tayo ay makapasok sa langit, ang Diyos na nag-iingat, ginagabayan niya tayo patungo sa kanyang kaharian. Tayo ay nasa pangkat ng Diyos. Kaya nga, itinuturo ko sa inyo kung paano ang buhay ng pananatili sa pangkat. Patuloy ko itong tinatalakay upang matandaan ninyo ang mga salita na inyong naririnig. Ito ay kailangang paulit-ulit na ating mapag-aralan. Malalaman ninyo na hindi ako nag-iisa, kundi kabilang sa grupo. At ang Diyos ay kasama nating kumikilos sa grupong ito. At pinupuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa mga salita na ating binasa sa Efeso chapter 4 verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang. Ngayon, tayo na grupo ng mga naligtas ay kailangang magkaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Hindi Hesukristo ang binanggit dito, kundi
Pagkakilala sa anak ng Diyos. Pagkakilala sa anak ng Diyos. Si Jesus ay ang tanging anak ng Diyos at siya ang naging panganay na anak pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Si Jesus ay hindi nahihiyang tawagin tayong mga kapatid. Sa Roma chapter 8, siya ang naging panganay sa maraming magkakapatid. Ngayon, ang Diyos na nagligtas sa atin ay ginawa tayong mga anak ng Diyos. Siya ang naging panganay at tayo ay na kay Kristo bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay mga tinawag ng Diyos mula sa sanlibutan upang tayo ay maging kawangis ng anak, maging kawangis ni Kristo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay ng anak at spirito ng anak. At kailangan nating tularan ang anak ng Diyos upang maging kawangis ni Kristo. Ito ang isa sa pinakaimportanteng layunin ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga sumasampalataya kay Jesus bilang nag-iisang anak ng Diyos ay darating sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala kay Kristo. Kay Kristo, ang anak ng Diyos. Yung pagkakaisa ay napakahalagang bagay. Kaya kailangan nating makarating sa iisang pagkakakilala. Bago tayo naligtas, tayo ay naligaw sa isang sa ating sariling kaisipan, pamamaraan at pagnanasa. Gaya ng sinasabi, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Totoo, ang dalawang tao ay hindi pwedeng maging isa. Subalit, meron tayong iisang pananampalataya at iisang pag-asa sa ilalim ng iisang Amang Diyos pagkatapos nating maligtas. Iisa. Kaya't meron tayong iisang layunin sa buhay, naging isa. Sa Efeso Kapitulo 4, Versikulo 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sa buklod ng kapayapaan. Mayroon tayong kapayapaan sa ibang mga naligtas. Sapagkat si Jesus ay namatay doon sa krus at pinagkasundo niya tayo sa Diyos. Ibig sabihin ay ibinuklod niya tayo upang magkaisa sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Tayo ay naging isa. Nang tayo ay naligtas, tayo ay naging mga anak ng Diyos at ang mga tao ng langit, mga tao ng langit, at mayroon tayong iisang pag-asa. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Dito ay binibigyan din ang salitang isa, na hindi tayo dalawa, kundi isa. Tayo ay naging isa. Binigyan din ng Diyos na dapat nating panatilihin ang pagkakaisa sa Espiritu. Bakit binibigyan din ng Diyos na dapat nating panatilihin ang pagkakaisa? Kasi pwede tayong lumayo sa pagkakaisa. Ang hindi na bagong laman ay pwedeng makipaglaban sa paggabay ng Espiritu Santo. Ang pagnanasa ng laman ay nakikipaglaban sa pagnanasa ng Espiritu Santo. Kahit naligtas na tayo, maaari nating kapuotan ang paggabay ng Espiritu Santo sapagkat yung pagnanasa ng laman ay nananatili pa rin sa atin. Minsan tayo ay may pagnanasa na mamuhay ayon sa laman. Minsan sinusubukan nating lumayo sa grupo upang sumunod sa ating sariling pamamaraan. Kaya sinabi ng Diyos na sikapin nating panatilihin ang pagkakaisa. Paano tayo magkakaisa? Dapat tayong magkaisa sa pananampalataya at pagkakilala. Tamang pananampalataya at pagkakakilala. Kaya ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya noong tayo ay makinig sa salita ng biyaya ng Diyos. Pagkatapos maligtas para sa pagkakaisa, kailangan nating magkaisa sa pananampalataya at pagkakakilala. Kung ang pananampalataya at pagkakilala ay magkaiba, hindi tayo pwedeng magsama. Iisang Diyos ang ating kinikilala at pinaniniwalaan. Iisang Diyos. Ang Diyos ay iisa. Mayroong iisang Diyos. Subalit may napakaraming sangay ng simbahan mula sa mga taong naniniwala sa iisang Diyos. Bakit? May dalawang pangunahing grupo, ang Katoliko at Kristyanismo. Sa Katoliko, merong Roman Catholic Church,
Greek Orthodox Church at Russian Orthodox Church. At bukod sa kanila ay marami pang mga sangay. Sa Christianismo naman, mayroong napakaraming sangay. Hindi ko ito mabibilang lahat. Sa Korea, maraming Presbyterian Church. Kabilang sa kanila ang South Baptist, North Baptist at iba pa. Bakit ba sila nagkakabahabahagi ng ganoon? Sinasabi nila na sila ay naniniwala sa isang Diyos. Subalit, wala silang tamang pagkakakilala sa Diyos. Kaya kailangan pa nilang hatiin ang Diyos ng dalawa o tatlo. Tama po ba? Kung ang pagkakakilala ay magkaiba, ang pananampalataya rin ay magkaiba. Kaya't sila ay nagkakabahabahagi. Ngayon, tayo ng mga naligtas, kailangan nating magkaisa sa pananampalataya at pagkakakilala. At maging iisang iglesia. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Isang Espiritu Santo din. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin sa biyaya ng Diyos. At bilang karagdagan, patuloy niyang itinuturo sa atin ang salita ng Diyos upang tayo ay maging isa. Kung tayo ay tinuturuan at ginagabayan ng Espiritu Santo, hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Sila ay nagkakabahabahagi sapagkat sila ay namumuhay ayon sa laman. Kaya hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Habang lumalaki ang katawan, kung yung daliri lang ang sa kamay ang lumalaki, o daliri lang sa paa ang lumalaki, o ibang bahagi lang ng katawan ang lumalaki, ito ay hindi maaaring mangyari. Tayo ay kailangang lumago ng magkakasama. Magkakasama. Tayo ay dapat na maging isa sa ating pinaniniwalaan at kinikilala at lumago ng magkakasama. Kaya gaya ng sinabi ko dati, hanggang sa maging taong ganap. Ang maging taong ganap ay nangangahulugan maging perpekto na tao. Ito ay tumutukoy sa pagiging nasa hustong gulang. Kapag ipinanganak ang isang bata, kapag ipinanganak ang isang tao, siya ay isang bata. Parang kagaya ng tuta. Gumagapang, tumatay kung saan-saan at ginagawa ang lahat ng gusto niya na hindi nalalaman na ito ay marumi. Subalit nagkakaroon ng pagbabago habang lumalaki. Habang lumalaki, ang hayop at tao ay nagiging magkaiba. Ang hayop ay lumilitaw bilang hayop at ang tao ay lumilitaw bilang tao. Ang tao ay nagiging perpektong tao ng paunti-unti. Ang ating katawan ay lumalaki. Ang ating isipan ay nagbabago. Ang ating personalidad ay lumalago. At tinuturuan tayo ngayon ng ating mga magulang at pinapag-aral. At habang tayo ay nabubuhay sa mundo, ay natututo tayo ng maraming bagay. Paunti-unti ay nagiging ganap na tao, kahit na sa pisikal. Ang mga naligtas na at born-again Christians ay lumalago ngayon sa salita. Mula nang sila ay maligtas hanggang sa maging taong ganap. Taong ganap. Lumalago bilang isang individual at kasamang lumalago sa grupo. Yung paglago ay napakahalaga. Napakahalaga ng paglago. Lumalago tayo sa grupo. Hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Saan hahantong ang paglago? Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Si Kristo ay perpekto. Si Jesus ay perpekto, sapagkat hindi na niya kailangan pang lumago upang maging kapantay ng Diyos. Hanggang sa sukat ng kaganap na kapuspusan ni Kristo. Sa palagay ko, ang mga salitang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan at mapuno ay magkapareho. Lumago hanggang sa makaabot kay Kristo. Lumago hanggang sa kapuspusan ni Kristo, hanggang sa mapuno. Sa Juan chapter 1 verse 14, basahin po natin. At naging tawang salita at tumatahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Si Jesus ay ang Diyos na nagpakita sa anyo ng tao. Ang katotohanan na naging tawang salita ay nangangahulugang ang salita ay Diyos. Ang ibig sabihin ng Logos Incarnation ay ang Diyos na siyang salita
ay pumarito sa mundo sa anyo ng laman. Si Jesus ay nagpakita sa anyo ng anak ng Diyos. Sinabi ni Felipe kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi ni Jesus sa John 14:9, Mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi ipakita mo sa akin ang Ama? Ibig sabihin ay narito ang Ama. Si Jesus ay nagpakita sa laman. Hindi ito nangangahulugan na si Jesus ay kamukha ng Diyos. Sa katunayan, ang pisikal na anyo ni Jesus ay isinasalarawan sa Isaiah 53. Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Kung gayon, ay hahamakin din natin siya sapagkat wala siyang kagandahang karapat-dapat sa pagsamba ng tao, gaya ng bayan ng Israel. Ang binabanggit na larawan ng Diyos ay yung katauhan ni Jesus, yung pagkatao ni Jesus. Ang mga salita ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita ni Jesus, ipinakita sa pamamagitan ni Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus. Binuhay ni Jesus ang mga patay, nililis niya ang mga kitungin, binuksan ang mga mata ng mga bulag, binuksan ang tainga ng mga bingi, at pinakalma ang bagyo. Yan ang mga bagay na tanging Diyos lang ang makakagawa. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag, at ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag. Kahit naligtas na tayo ngayon, ang ating katawan ay hindi binabago. Gaya ng sinasabi sa 2 Corinto 4:16, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Ang ating panlabas na pagkatao ay hindi masyadong mabuti. Unti-unti, nangihina. Sa pagtanda mo, nawawala ang iyong kagandahan. Gayunpaman, ang ating panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. At ang ating panloob na pagkatao ay nagiging katulad ng larawan ni Kristo araw-araw. Ito ay nagiging banal at maganda. Kaya ano ang layunin ng buhay ng isang Kristiyano? Ito ay ang maging kalarawan ng Panginoon. Kailangan mong patuloy na lumago at magbago hanggang sa sukat ng kapuspusan ni Kristo. Kailangan mong asamin ito, naisin. Naligtas na tayo, subalit hindi tayo maaaring manatili na tulad ng dati. Dapat ay mawala sa inyo ang dating ugali mo. Ang iyong pananalita, ginagawa at iniisip ay dapat nang magbago. Hindi ka dapat walang malaking pagkakaiba sa mga hindi ligtas. Dapat ay iba na. Iba na dapat. Iba na ang ating paniniwala, iba ang ating pag-asa, at iba ang ating layunin sa buhay. Hindi tayo pwedeng maging kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Kay Jesus ay mayroong kapuspusan ng Diyos sa Kanya. Dapat ay mawala na sa inyo ang dating at pag-uugali ninyo. Tingnan natin sa Colossians chapter 1. Tingnan natin ang Colossians chapter 1 verse 19. Colossians chapter 1 verse 19. Basahin po natin ang sabay-sabay, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Ngayon, sa maikling pangungusap na ito, ginawa ng Ama sa Langit na ang lahat ng kapuspusan ng Diyos, ang buong kapuspusan ng Diyos ay manahan kay Jesus. Kay Jesus, nasa Kanya ang lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon, gaano kahiwaga ang mga salitang ito? Si Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan ng Diyos. Ang lahat ng kapuspusan ng Diyos ay nananahan kay Jesus. Ang lahat ng kapuspusan ng Diyos ay nananahan kay Jesus. Kung gayon, kung tayo ngayon ay napupuno ni Jesus, ang kapuspusan ng Diyos na nakay Jesus ay nananatili sa atin ngayon. Tama? Tingnan po natin sa Colossians chapter 2, verse 9.
Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Dito, sa kanya. Kay Jesus naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa katawan ni Jesus. Ang katawan ni Jesus ay katulad din ng sa atin. Siya ay nagutom. Siya ay napagod. Sobrang napagod. Tumawid siya sa dagat ng Galilea at natulog na may unan. Nakatulog siya sa pagod. Nagkaroon ng bagyo at ginising ang mga alagad si Jesus. Panginoon, bumangon ka. Merong bagyo. Mapapahamak tayo. Pagkagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka. Tumahimik ka." At ang mga nagwawalang alon ay biglang huminto. Biglang tumigil. Ang hangin ito ay naging kalmado. Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Siya yung lumikha sa pamamagitan ng salita at nagahari sa sansinugob sa pamamagitan ng salita. Sino siya? Ngunit bakit pagod na pagod ang kanyang katawan na siya'y nakatulog? Sapagkat ang katawan niya ay kagaya din ng sa atin. Ito ang katawan kung saan si Jesus ay lumuha, nahabag, nagdalamhati, nagdusa, nahirapan noong siya'y binugbog at nagdanas ng kahihiyan at sakit ng pagkapako doon sa krus. Subalit kay Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ibig sabihin, siya ay parehong may pagkatao at pagka-Diyos ng Diyos. Kaya nga kay Jesus, sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan at pagka-Diyos sa katawan at nasa kanya ang kapuspusan ng Diyos. At kayo'y napuspos sa kanya. Kapag tayo ay na kay Jesus, ang kapuspusan ni Jesus ay ating kapuspusan. Noong si Jesus ay namatay sa krus, ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad. Ibinigay ni Jesus ang buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At ang banal na Espiritu ang nagpakilala sa atin ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kasabay nito, ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa atin. Ang kapuspusan ng Diyos na naka Jesus ay nasa atin na ngayon. At kayo'y napuspos sa Kanya. Ano sa palagay niyo? Ito ay lampas sa pangunawa ng tao. Pwede nating maintindihan na ang kapuspusan ng Diyos ay naka Jesus. Subalit, ang kapuspusan ba ng Diyos na naka Jesus ay nananahan na sa atin ngayon? Opo. Kaya't habang lumalago ng higit at higit pa ang ating pananampalataya, kasabay nito, habang lumalago yung ating pananampalataya, kasabay nito, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, tayo ay napupuno gaya ng kapuspusan ni Kristo. Paano nangyayari ito? Hindi ito sa pamamagitan ng ating kapangyarihan. Hindi ba't sinabi niya na iyon ay magagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Dapat naisin natin ito. Ano ba ang inaasam ng isang taong naligtas? Pera ba ang gusto mo? O? Mga tao na mahilig sa pera? Meron pong kwento. Kapag nanganganak ang babae, kapag ayaw lumabas ng sanggol, ang mga tao ay nagsasabi, "Baby, pera, may pera." Pagkatapos ay dali-daling lalabas yung sanggol. Ano naman ang alam ng sanggol sa pera? Mahusay silang magsinungaling, gumagawa sila ng kwento, pera, 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 pera. Sinasabi ng ilang tao na ang tunog daw ng motorsiklo ay don, don, don. Ang ibig sabihin ng don ay pera sa Korean. Maraming tao ang nababaliw dahil sa pera. Paano ako kikita ng pera? Kung may sapat akong pera, magagawa ko ang lahat. Bakit ako mahirap? Mga kapatid, ang pagiging mayaman ay hindi palaging mabuti. Alam nyo ba? Mahirap para sa isang mayaman ang maligtas. Kahit na isang ligtas na tao ay pwedeng magkamali sa kanyang buhay Kristiyano kapag yumaman siya. Mas umaasa sila sa pera kaysa Diyos. Gaano ba kahirap si Jesus? Si Apostol Pablo ay hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, nilalamig at nanginginig. Bakit? Ginawa iyon ng Diyos. Kaya naman sinabi ni Apostol Pablo,
Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at sakuna. Bakit siya nasisiyahan? Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Natakot si Pablo na ang kapangyarihan ng Diyos ay mawalay sa kanya dahil sa kanyang pagmamataas. Binigyan ng Diyos ng sakit ang kanyang katawan, ginawa siyang dukha, nakaranas ng kapighatian at pag-uusig. Sa gitna nito, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, hindi po mahalaga kung mahirap man o mayaman tayo. Wala tayong pakialam kung pinupuri tayo o binabaliwala ng mga tao. Kilalanin man ako ng tao o hindi, kung minamahal ako ng Panginoon, kinikilala at pinapansin, kontento na ako doon. Jesus, my Lord, you are in my heart. I am satisfied with you alone. May kanta pong ganito, kahit na wala akong kahit na ano. Kahit na pintasan pa ako ng mga tao at duruduruin, noong si Jesus ay pinako sa krus, siya po ay dinuro, niluraan at isinumpa ng mga tao. Kung tayo ay pinipintasan ng mundo dahil kay Jesus, ito ba ay hindi patas? Unfair ba? Oo. Sinasabi ng ilang tao, unfair, hindi patas. Minsan, pastor, pakiramdam ko unfair. Ano ba ang nakakahiyang sitwasyon? Nagdusa ka ba gaya ng Panginoon? Hindi niya iniisip kung meron ba siyang nagawang mali. Sa halip ay nagrereklamo siya kasi hindi siya pinapansin ng ibang tao kahit nakaunti. Kapag may nangyari, iniisip ko agad kung may nagawa ba akong mali sa harapan ng Diyos. Kung may nagawa akong mali, at dahil dito ay pinupuna ako ng iba, o kung mayroon man akong kakulangan, ang kailangan ko nang gawin ay magsisi. Subalit kapag naharap ako sa mga kahirapan, kahit na wala naman akong ginawang mali, sinasabi ko, binibigyan ako ng Panginoon ng ganitong pagdurusa para bigyan ako ng mas dakilang bagay. Kaya mas umaasa ako sa Diyos. Kaya anong problema? Mga kapatid, ang mga bagay sa mundong ito ay lumilipas. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang 1 John chapter 2 verse 17 ay nakasulat sa libingan ng tanyag na ebanghelistang si D.L. Moody. Nangaral siya ng ebanghelyo sa Amerika. Ang sanlibutan ay lumilipas. Ang kayamanan, kaluwalhatian, karangalan, awtoridad, karangyaan, lilipas lahat pagkatapos ng ilang sandali, tulad ng damong nalalanta at bulaklak na nalalagas. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Sila lamang na mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon ang mananatili magpakailanman. Huwag kang mabalisa dahil sa mundo. Ano ba ang nakakaingit dito? May awit, hindi ako maiingit sa mga tao ng mundo. Sa tuwing naalala ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin, isang himno ng aliluya ang kusang lumalabas sa akin. Alam niyo ang kwentong ito. Si Haring James ng Inglaterra ay labis na naguguluhan dahil sa mga pambansang problema. Kaya pasikreto siyang tumakas sa kanyang palasyo. Habang naglalakad siyang mag-isa sa kabundukan sa Nayon, nakarinig siya ng isang napakagandang kanta. Sinilip niya kung sino yung kumakanta. Sinilip niya yung umaawit at merong isang matandang lalaki na sumasayaw habang pinapaiikot yung watermill. Sa tuwing naalala ko ang pag-ibig sa krus, himno ng papuri ay lumalabas sa akin. Kaya't kinabukasan, inimbitahan niya yung matanda sa kanyang palasyo. Lolo, pwede po bang awitin mo para sa akin yung kanta na kinakanta mo kahapon? Pakiusap, kumanta ka. Utos ito ng hari, kaya anong magagawa niya? Kaya nininaw niya ang kanyang boses at tumawit. Hindi ako maiinggit sa mga tao ng mundo, sa tuwing naalala ko ang biyaya ng Diyos sa krus, isang himno ng aliluya ang pusang lumalabas sa akin. Ngayon, ano ang ginawa ni Haring James? Lolo, pwede ba nating baguhin ng kaunti ang lyrics? Nang ganito, pakipalitan po at awitin niyo. Kahit na hindi naiinggit sa akin ang mundo, ang hari ng Britanya na si James ay naiinggit sa akin. Oh, hari, naiinggit sa akin. Kaya kumanta siya. Si James na hari ng Inglaterra ay naiinggit sa akin. Nang marinig ni Haring James ang kanta, sinabi niya, naiinggit talaga ako sa lolong iyon. Ako ay hari na nakaupo sa maluwalhating upuan na ito.
Subalit walang kapayapaan sa aking puso. Hindi ako masaya, walang kasiyahan, masakit. Gusto ko ring maniwala sa Jesus na pinaniniwalaan ng lolong iyan, si Haring James. Sinasabi na ang King James Version ng English Translation Bible ay isinalin ni Haring James. Mga brothers and sisters, ano ba ang dapat nating kainggitan sa mundong ito? Kung naiinggit ka, madadaya ka nito. Ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Minsan ay binabanggit ko sa inyo na bago ako naligtas, ay dati marami akong kinainggit ang mga bagay. Naiinggit ako sa mga tao na nakatira sa magagandang bahay. Naiinggit ako sa mga tao na merong magagandang sasakyan. At marami pang bagay ang kinainggitan ko. Nagtataka ako kung bakit napakasama ng kalagayan ko sa buhay. At minsan ay ginusto kong magpakamatay. Gayunpaman, pagkatapos kong maunawaan ang biyaya ng Diyos noong October 30, 1962, naisip ko na ako ang pinakamasayang tao sa mundo. At hindi ito nagbago hanggang ngayon. Ano ang kainggitan ko? Kung hinahangad natin ang taimtim, tayo ay magiging kagaya ng Panginoon. I want to be like the Lord Jesus who redeemed me. Gusto kong maging gaya ni Jesus na tumubos sa akin. Yan ang dapat na maging layunin ng buhay natin. At ito ang dapat na taimtim na inaasam natin. Pagkatapos, yun na yun. Sa Hebreo 12, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Si Jesus ang Panginoon ng pananampalataya. Ang Panginoon ng pananampalataya na sa akin ay nagligtas. At pinasasakdal ako ng higit at higit pa. Kung gusto mong maging gaya ng Panginoon na unti-unting nagpapasakdal sa iyo, kailangan mong pagmasdan ang Panginoon. Magpatuloy lang. Yung pintor, inilalagay ng pintor ang kanyang modelo sa harapan niya at iginuguhit niya sa kanyang canvas. Mata, ilong, bibig at kahit ang buhok ay kompletong inililipat doon. Bumisita ako sa Moscow, Russia, ang nagyelong lupain upang mangaral. Isang araw, bumisita ako sa isang parke sa bayan ng Moscow. Merong isang mangangalakal doon. At merong isang pintor doon. Nung makita ko siya, gumuguhit siya ng portrait ng isang tao na gaya ng isang litrato. Namangha ako. Kaya sinabi ko, pakiguhit din po ako. Pakidrawing din ako. Mabilis niya akong iginuhit. Halos magkapareho. Ito po ay nasa aking study room. Ginuhit niya ito gamit ang isang lapis. Yung taong gumuguhit, kung titingin siya sa ibang lugar, kaya ba niyang maiguhit ang larawan? Sa akin lang siya nakatitig. At naiguhit niya ito ng eksaktong-eksakto, magkapareho. Nailipat niya ito sa canvas, kahit yung buhok. Kailangan nating patuloy na tumingin kay Jesus at naisin na maging katulad niya. Mag-isip kagaya ng Panginoon, magsalita kagaya ng Panginoon, at kumilos katulad ng Panginoon. At ang aking puso at pag-iisip ay dapat maging katulad ng sa Panginoon. Ayon sa Filipos chapter 2 verse 5, magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Ang buntis na naglilihi ay palaging nakatingin sa larawan ng isang tao na kanyang hinahangaan para sa prenatal care. Tinitingnan niya, iniisip yung sinabi ng taong yun, at pagkatapos, yung sanggol daw sa kanyang tiyan ay magiging katulad ng kanyang hinahangaan. Hindi ko alam kung totoo yun. Kung patuloy tayong titingin kay Jesus, ang ating panloob na pagkatao ay magiging kawangis niya. Upang yung kapuspusan ni Kristo ay maabot ng higit at higit pa. Hindi mo ba siya sasambahin? Sino ba ang gusto mong tularan?
Gusto mo bang maging katulad ni Marilyn Monroe? Isang sikat na aktres? Isang payat na Monroe? Pasensya na. Magrereklamo siya kung buhay siya. Pero okay lang. Okay lang kasi wala na siya rito. Pasensya na po. Pasensya na po, pero sa tingin ko, ang plastic surgery ay okay lang sa ilang bahagi. Ngunit kung gusto mo na ayusin ang iyong mukha ng eksakto tulad sa isang tao, kung nagdala ka ng larawan ng isang sikat na aktor at sasabihin, "Doktor, pakigawa po na kamukha niya." Okay lang ba ito? Hindi ba natin mapapakiusapan ng Diyos na gawin tayong gaya ni Jesus? Sa ating personalidad at panloob na pagkatao, sa kapuspusan ni Kristo. Sa kapuspusan, unti-unti. Efeso, Kapitulo 4, tingnan po natin. Chapter 4, verse 14. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Tayo'y huwag nang maging mga bata. Ibig sabihin, ang aking personalidad ay hindi da gaya ng sa bata. Sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Ang isang bata ay walang kakayahang kumilala ng tao. Naglalaro siya sa playground at biglang may lalapit na isang matandang lalaki. "Bata, halika, bibigyan kita nito. Bibigyan kita ng candy. Gusto mo ba ng choco pie? Masarap na choco pie?" Pagkatapos ay patuloy siyang susunod sa lalaking yun. "Mister, pahingi pa po." Kung susubukang hilahin ang baboy sa pamamagitan ng pagtali sa leeg, hindi siya susunod. May simpleng paraan para madala yung baboy sa katayan. Patuloy na magtapon ng sitaw. Ang baboy mahilig sa sitaw. Sitaw. Siya ay makakalagad patungo sa katayan. Ang mga hangal na taong sakim sa sandibutang ito ay kinakalagad patungo sa impyerno. Kung ang ating pananampalataya ay bata pa, hindi natin matutukoy ang kalooban ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan, sa paraang mapandaya. Sabi dito, sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan, sa paraang mapandaya. Ano ang pandaraya ng mga tao? Ito ay pandaraya. Katusuhan. Alam niyo ba kung gaano sila mapanlinlang? Na para bang sila ay tumutulong? Na para bang minamahal nila tayo ng higit? Kaunting puhunan lang. Dito, yayaman kayo. Nakakatukso. Alam niyo ba kung gaano katuso ang Diablo? Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng tao. Ang Diablo ay gumagawa din sa pamamagitan ng tao. Sa Eden, si Adan at Eva, sila lamang ang naroon sa halamanan. Ang ahas na ay higit na tuso kaya sa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Noong panahong yun, ang ahas ay iba ang hugis sa ahas na gumagapa ngayon. Kaya sinabi nito, "Subukan mong kainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabi ba ng Diyos na kung kakainin ninyo, kayo ay mamamatay? Hindi kayo mamamatay. Nagsisinungaling ang Diyos. Natatakot siya na baka kayo ay maging tulad ng Diyos kapag kinain niyo. Hindi niya kayo pinapayagang kumain kasi siya ay naiinggit." Sa patuloy na pagtukso ng Diablo, si Eva ay nawala sa kanyang pag-iisip at kanyang tinikman ito. Ang Diablo ay kumikilos pa rin sa pamamagitan ng tao, sa mga tao sa sanlibutan ito.
Gumawa siya ng maraming mga bagay na kaakit-akit sa kanilang puso at pag-iisip. Sila ay bumuo ng sibilisasyon, sining, libangan at mga bagay na nakakaaliw. Ninanakaw nito ang isipan ng mga tao. Kahit na hindi makukuha ng Diablo ang kaligtasan ng isang ligtas na tao, sinisikap niyang pabagsakin ang mga may-maiinang pananampalataya upang hindi sila makapamuhay ng normal na Kristiyanong buhay, upang sila ay maging mga walang kwentang tao. Sapagkat kung ang isang ligtas na tao ay lalago sa pananampalataya ng maayos, ang Ebanghelyo ay may papangaral at maraming tao ang maliligtas. At ang araw ng pagpunta ng Diablo sa impyerno ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Upang mapigilan ang gawain ng kaligtasan, pinipigilan ng Diablo ang paglago ng pananampalataya ng mga Kristiyano upang hindi tayo makapangaral ng Ebanghelyo ng maayos. Kaya dahil dito, ang araw ng pagpunta ng Diablo sa impyerno ay naaantala. Kaya palagi tayong inaabala ng Diablo. Kaya sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang katosuhan, sa paraan mapandaya. At pagkatapos, tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Ano ba ang hangin ng aral? Habang umiihip ang hangin, umaagos ang tubig, tinatangay, nungdaloy, sumusunod sa mga uso sa mundo at sa karangian at mga bagay na walang kabuluhan. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Pareho lang dito sa Efeso chapter 2. Kapag ang mga ligtas ay bata pa, sila ay natutokso sa panlilinlang na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Kapag yung mga ligtas ay bata pa, sila ay natutokso sa panlilinlang at natatangay sa pamamagitan ng agos ng lahat ng mga aral. Sila ay pabalik-balik, sila ay nawawala. Tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Kapag ang pananampalataya ay lumalago, hindi ito nakikilos, hindi ito nadadaya. Kapag ang pananampalataya ay lumalago, hindi ito nahuhulog sa mga tuksong mapanlinlang. Sa Korinto 15:33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Minsan, pwede nating makita yung mga kaibigan natin noon at makausap sila at makipagkwentuhan. Sinasabi nila na meron na silang magandang bahay pagkatapos yung kasal. Pagkatapos, sinasabi nila, alam mo ba, mayaman ang aking napangasawa. Nagmamaneho siya ng mamahaling sasakyan. Ang kanyang bahay ay hindi ka panipaniwala. Kapag nakakarinig ako ng ganito, iniisip ko, ikaw ay gaya ng isang baboy na pinapataba sa handaan. Parang isang baboy na pinapataba para sa handaan. Kapag palapit na ang handaan, mas mabuting pakainin ng baboy. Ganyan ang dapat nating isipin. Gusto mo bang maging kagaya nila? Ang kaibigan ko ay maayos ang buhay. Pagkatapos ikasal, maayos ang buhay niya, pero bakit ganito pa rin ako? Gaano kamiserable ang buhay ko? Anong klase ng pag-iisip ito? Walang kabuluhan ang ganitong pag-iisip. Kaya kapag ang pananampalataya ay lumalago, hindi na ito nagiging gaya ng bata. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katsusuhan, sa paraang mapandaya. Hindi na nakikilos muli. Kaya ang rason kung bakit sinasabi ko sa inyo ito ay dahil sa ang pananampalataya ay dapat lumago upang hindi kayo mahulog sa tukso sa mundong ito. Huwag mabigo sa pagsubok ng Diablo. Maaari tayo makapamuhay na may pagmamalaki bilang Kristiyano. Itong epidemyang COVID-19, ang pandemyang COVID-19 ay pandaigdigan. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at salot. Ano ang mga salot? Sa tamang pagsasalin, ito ay isang nakakahawang sakit. Ito ay kumakalat sa buong mundo ng biglaan. Nangyari na ba ito sa kasaysayan sa nakaraan?
Nagkaroon na ng mga epidemya sa kasaysayan at maraming tao ang namatay. Ngunit nangyari lang iyon sa iilang lugar lamang at iyon ay tapos na. Paano kumalat ng ganito sa buong mundo sa kaunting panahon lamang? Gaano nakakahawa ang coronavirus? Maraming mga tao ang namamatay dahil sa sakit sa halip na katandaan. Kailangan din natin na maging malusog sa katawan. Upang maging malusog, kailangan nating huwag kumain ng mga pagkain na masama sa katawan, kundi kumain ng pagkain na mabuti sa kalusugan at mag-ehersisyo. Kailangan nating maging malusog sa ating isip at katawan. Kung ang isang Kristiyano ay hindi spiritually healthy, tayo ay hindi mabuti ang kalagayan spiritually. Ano ang nagdudulot sa inyo ng sakit sa spiritual? Ito yung sanlibutan, yung kasalanan. Kaya ang mga Kristiyano ay nauhulog sa tukso ng sanlibutan. Pagkatapos na maligtas, lahat ng tao ay nagsasabi, "Masaya ako, naawa ako sa mga tao sa mundo." Pero pagkaraan ng ilang sandali, yun ay nawawala. At ang unang pag-ibig ay naglalaho. Kapag ang dalawang tao ay nagpakasal, sa una ay nagmamahalan sila sa kanilang unang pag-ibig at sinasabi nila, "Kung wala ako ay mamamatay ka, kapag wala ka mamamatay ako." Pagkatapos ng ilang sandali, unti-unti nakikita nila yung mga bagay na hindi nila gusto sa isa't isa. Kaya sa kanilang mata, ang ibang lalaki o babae ay mas mabuti. Gaya din ito, ang mga ligtas sa tao ay kontento na sa Panginoon lamang at umiibig sa pagmamahal na ibinigay ng Panginoon. Ngunit unti-unting nagbago ang kanyang puso at ang sanlibutan ay nagmumukhang mabuti. Habang papalapit ng papalapit sa sanlibutan, ginagawa rin niya yung mga bagay na wala namang kabuluhan. Noong nangangaral ako ng ebanghelyo sa mahabang panahon pagkatapos ng aking kaligtasan, isang estudyante sa seminaryo ang gustong matuto ng salita mula sa akin at nais na sundin ang pangangaral ko. Pagkatapos, noong lumabas ang unang modelo ng pony na sasakyan, ito ay kanyang minaneho. Ngunit sinabi niya na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Sinabi niya, "Mayroon akong isang libangan." Kaya tinanong ko siya, anong libangan? At siya ay sumagot, "Libangan ko ang mangolekta ng mga antik." Kaya sinabi niya na kung mayroon siyang pera ay bibili siya ng mga antik. "Anong gagawin mo sa mga yun?" At siya ay sumagot, "Pinapatay ko yung ilaw at hinahawakan ang mga antik sa dilim, hinihimas." Sinabi niya na kapag ito ay hinahawakan niya, nararamdaman niya ang amoy ng katawan ng isang tao na daang taon na ang nakalipas. Ito'y walang kabuluhan. Kaya sa kalaunan ay nalaman ko na siya pala isang peking Kristiyano. At sinusunod niya ako dahil sa ibang mga iniisip. Dapat din nating talikuran ang mga walang kwentang mga libangan. Kailangang layuan ang mga hindi kapakipakinabang na mga kaibigan. Kung gusto nating mamuhay ng maayos sa nabuhay sa pananampalataya, kailangan nating alisin ang mga bagay na hindi mahalaga. May isang taong ligtas na pinagkaitan ng oras mangisda. Sinabi niya na hinahabol niya daw yung mga nagdaang panahon na hindi siya nakapangisda. Ano daw? Hinahabol ang panahon? Ang taong ligtas ba ay may oras para sayangin sa pangingisda? Mayroon pa ba tayong oras na tumambay sa sanlibutan at maglaro ng golf? Wala tayong oras sa mga ganoong bagay. Sinabi ng isang kapatid na ipinamigay niya ang lahat ng kanyang golf clubs noong oras na naligtas siya. Mabuti yung ginawa niya. Dapat nating isaayos sa mga bagay na walang kinalaman sa Panginoon. Hindi natin dapat sayangin ang ating oras at pag-iisip sa mga yon. Kaya tayo'y huwag nang maging bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadaladala ng bawat hangin ng aral. Kung paanong hindi tayo dapat kumain ng masamang pagkain at kumilos ng masama upang maging malusog, tayong mga Kristiyano ay kailangan na iwasan na matukso ng sanlibutan, iwasang makisama sa masama upang makapamuhay ng maayos sa buhay pananampalataya. Sabi, "Huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali." Dapat nating talikuran ang mga walang kabuluhang libangan
at iwasan ang pagtanggap sa maling doktrina. Ang diablo ay gumagawa ng maraming pagsasaliksik upang sirain ang ating Kristiyanong pamumuhay. Kailangan nating malaman na ang diablo ay gumagawa ng anumang tukso sa lahat ng paraan at pamamaraan upang pabagsakin ang mga mahihina sa pananampalataya kahit na sila'y naligtas na. Tingnan natin sa ikalawang Korinto chapter 2. Ikalawang Korinto chapter 2. Basahin natin sa ikalawang Korinto chapter 2 verse 10 to 11. Ikalawang Korinto chapter 2 verse 10 to 11. Ang inyong pinatatawad ay ipinatatawad ko rin. Ang aking pinatawad, kung ako'y nagpapatawad, ay alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas. Sa panahon ngayon, may mga tao na nanggagancho gamit ang cellphone. Minsan may mga tao na tumatawag sa akin na sinasabi, "Yung regalo mo galing abroad ay kinumpis ka sa ibang lugar." Tumatawag sa akin ang tao bago magpadala ng bagay. Kaya ako ay sumagot, "Hindi akin 'yan." Pagkatapos ay binaba niya ang tawag. At pagkaraan ng ilang sandali ay tumawag ulit yung babae. Kaya sinabi ko, "Ikaw ba ay manggagancho? Sandali lang at ipapahuli kita." Pagkatapos ay nagmura siya at pinatay niya ang tawag. Sa ibang kaso, bibigyan ka daw ng pagkakataon na kumita ng malaking pera sa kaunting puhunan. Walang ganong bagay. Alam mo ba kung gaano katuso ang diablo? Sapagkat hindi tayo mangmang sa kanyang mga pakana upang hindi malinlang ni Satanas. Ibig sabihin, kailangan nating malaman yung mga pakana at pandaraya ng diablo. Ngunit ano nga ba ang mga pandaraya ni Satanas? Mga brothers and sisters, huwag isipin yung malalaking bagay. Ito ay ipinapasok sa atin ng palihim, yung panunokso. Upang huwag ka tayong malamangan sapagkat alam natin yung kanyang mga pakana. Dapat nating malaman yung mga pakana ng diablo. Ano ang nangyari sa mga taga-Korinto sa verse 10? Sa Korinto chapter 3 verse 1, "Kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo, sapagkat habang sa inyo may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo ay makalaman pa at kayo ay lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao?" Yung mga taga-Korinto ay nagsasalita ng maraming iba't ibang wika. Nagpropropesiya, marami silang alam sa Biblia at mahusay silang magsalita. Hindi nila alam kung gaano sila kahusay magsalita. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, "Ngunit ako'y darating agad sa inyo kung luloobin ng Panginoon at aking aalamin, hindi ang salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan." Mayroong taong mahusay magsalita. Nagsasalita siya ng makahulugan, filosopikal, siyentipiko at kaakit-akit. Ngunit ang kanyang pag-uugali ay hindi naman ganoon. Huwag magpaninlang sa ganyang mahusay na salita. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Ang isang tao hindi alam kung gaano kahusay magturo ng Biblia. Sa labas, wow, ang galing naman. Subalit, ano ba ang kanyang bunga? May mga tao ba na naipanganak na muli sa pamamagitan niya? Ang gawa ba ng Diyos ay nangyayari sa kanya? Ang kaluwalhatian ba ng Diyos ay nahayag? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay may mga ganid na asong hubat. Ang lumalapit sa inyo na may damit tupa ay nangangahulugan na mukhang mapagpakumbaba at banal, ngunit sa loob ay mga ganid na asong hubat.
sinasabi na itong mga taga-Korinto ay may inggit at pagkatalo, na ang bawat isa sa kanila ay nagsasabi, ako ay kay Pablo, o ako ay kay Apollos, at ako ay kay Cephas, at ako naman ay kay Kristo. Nagkaroon sila ng inggitan at mga alitan sa kanila. Gayunpaman, sila ay magagaling sa salita at kaalaman. At nagsasalita sila ng iba't ibang wika, nagpropesiya at nagpapanggap na espiritual. Noong makita sila ni Pablo, ito'y walang kabuluhan. Kaya't ano ang sinabi sa 2 Korinto 2:2? Ang inyong pinatatawad ay pinatatawad ko rin. Ang aking pinatawad, kung ako'y nagpapatawad, ay alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. Hindi nila pinatatawad ang isa't isa. Nasusuklam sila sa isa't isa. Nagtatalo at namiminta sa isa't isa. Sa 1 Korinto chapter 4, mahilig silang mamuna. Kaya pinintasan nila si Apostol Pablo. Sinabi nila, si Pablo, hindi naman yan kabilang sa 12 apostol. Ngunit tinatawag niya ang kanyang sarili na apostol. Ang iglesia ng Korinto ay ang mga tao na naligtas sa pamamagitan ng pagbahagi ni Pablo ng Ebanghelyo. Naligtas sila nang ibahagi ni Pablo ang Ebanghelyo. Ngunit kanilang binaliwala si Pablo. Kaya sila'y napupuot sa isa't isa, nagtatalo, at hindi nagpapatawad sa isa't isa. Ito yung panlilinlang ni Satanas. Pagkatapos nating maligtas, kailangang magmahalan tayo sa isa't isa at magkaroon ng awa sa isa't isa. Sinabi, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahibagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang gawin ninyo. Gano'ng karaming salita inulit-ulit dito. Sinabi ni Jesus, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong mga kapatid. Ang pagkapuot at pangsisisi sa isa't isa ay ang problema. Ito yung panlilinlang ni Satanas. Bakit? Upang tayo ay paghiwa-hiwalayin para magkaroon ng pagkakabahabahagi sa iglesia. Sa tingin mo ba, tayo ay naging isa dahil perpekto ang bawat isa? Marami tayong problema, ngunit ginawa tayo ng Diyos na isa nung tayo ay makasalanan. Iniligtas tayo nung tayo ay makasalanan. Kahit na ang bata ay kilos bata at umiihi kung saan-saan, ang bata ay kabilang pa rin sa pamilya. Walang sino man na makapagsasabi, ayaw na kitang makita pa ulit, lumayas ka, dahil sa hindi lang nakikinig yung bata sa kanila. Ang mga miyembro ng pamilya ay isa. Ang pamilya, pinoprotektahan ng isa't isa. Ang pag-ibig ay matiisin. Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay pagpapasan at pagtitiis sa lahat ng bagay. Yung pagtatalo, pagkapuot, at panghatol sa iba ay galing sa panlilinlang ni Satanas upang hindi sila magkasundo. Bakit? Gusto ng Diablo na paghiwa-hiwalayin ang mga Kristiyano. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama ng titipon ay nagkakalat. Ginagawa tayong banal at isa ng banal na Espiritu Santo. Ngunit ang Diablo, pilit na binawasak at pinag-iiwalay ito. Ito ay gawa ng Diablo. Sa programang telebisyon, Animal Kingdom, makikita mo yung mga herbivores, tulad ng mga kawan ng mga wildebeest at usa na kumikilos at gumagalaw bilang isang grupo. At hindi basta-basta nauhuli at nakakain ng mga maninila sapagkat sila ay magkakasama sa iisang kawan. Ang mga hayop na gaya ng leon at cheetah ay nag-aabang sa paligid ng kawan at sinusubukan silang gulatin, gambalain upang maghiwa-hiwalay sila. Pagkatapos, yung nasaktan, mahina o bata ay maaaring mapahiwalay sa kawan at kanilang huhulihin ng mabilis at kakainin. Sa palagay ko, napanood nyo na rin yata. Pinaghihiwalay muna nila yung kawan. Pinaghihiwalay muna. Kaya ginagawa ng Diablo na ang puso ng bawat isa ay mapalayo mula sa grupo. Sinasabi ng ibang tao, hindi ako kailan manaalis sa church. Subalit ang kanyang puso ay wala na.
Bakit? Kinamumuhian niya yung ibang mga kapatid at hinahatulan at pinipintasan sila. Alam mo, ang bawat taong ligtas ay napakahalaga. Dahil tayong lahat ay naligtas. Dapat nating mahalin ang isa't isa. Ano man ang problema, meron ng iba. Nakikita din tayo ng Diyos na mahalaga kahit na marami pa tayong problema. Mahal ng mga magulang ang kanilang anak kahit na sila ay magugulo. Ang anak ang kalarawan ng mga magulang at kanilang tagapagmana. Kaya mahal siya ng mga magulang. Ang lahat ng mga Kristiyano ay mahalaga sa Diyos. Ngunit sinusubukan mong huwag makisama sa iba dahil hindi sila nababagay sa iyong panlasa. Sana hindi magsimba ang ganoong klaseng kapatid. Hindi ko sila gusto. Kung ang gusto mo lang ay yung mga type mo, pakiusap, huwag mong gawin yan. Sinusubukan kang linlangin ng Diablo. Makikita mong ito ay totoo. Saan sila pupunta kung ayaw natin silang dumalo sa iglesia? Ayos lang ba sa iyo na sila ay dayain ng Diablo? Kailangan nating ingatan ang isa't isa. Sinasabi ko ito sapagkat mayroong mga taong gaya nito. Dapat muna nating malaman ang mga pakana ng Diablo upang huwag tayong malinlang sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Ang susi para manalo sa gyera ay malaman yung estratehiya ng kaaway. Kaya inaalam muna ng mga strategist yung diskarte ng kaaway at pagkatapos, saka nila haharapin ito. Nasa digmaan tayo laban sa Diablo. Nasa pakikidigma tayo. Upang manalo laban sa Diablo, kailangan muna nating malaman ang kanyang mga pakana. Kung ano ba yung kanyang mga ginagawa? Yung kanyang mga balak? Hindi mo ba alam kung gaano katuso ang Diablo? Bukod sa tamang pag-aaral ng Biblia at pamumuhay ng maayos bilang Kristiyano, kailangan din nating malaman yung mga pakana ni Satanas. Maaring iniisip mo, baka iniisip mo na namumuhay ka na ng mabuting buhay Kristiyano. Gayong nalilinlang ka na ng Diablo at hindi mo napapansin ito. Maaari kang magpanggap na lubos kang naniniwala sa Diyos. Ngunit dapat ay lagi kang magkaroon ng kamalayan sa kanyang mga pandaraya. Sinusubukan tayong paglaruan ng Diablo sa pamamagitan ng pagsira at pagwasak sa ating pananampalataya. Tingnan natin sa Efeso chapter 4, verse 32. Efeso chapter 4 verse 32. Efeso chapter 4 verse 32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At maging mabait kayo sa isa't isa, ibig sabihin ay mahabag kayo sa isa't isa. Maging mahabagin kayo sa isa't isa. Bakit tayo mahabag sa isa't isa? Sapagkat tayo ay mga hamak sa pisikal at mga bata pa sa spirito. Gaano ba nahabag ang Diyos sa atin? Gaano ba kamahabagin yung mga magulang sa kanilang mga anak? Kahit na sila ay kumikilos pa na gaya ng bata, kahit na sila ay lumalaki na, o kapag sila ay nagkakasakit, yung mga magulang palaging mahabagin at tinutulungan sila. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin sa atin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sinasabi ng ilang mga Kristiyano, hindi ko na mapapatawad ang iba. Ano ang kanilang gagawin kung ganun? Manalangin kayo ng ganito, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kinakailangang patuloy tayo na patawarin ng Diyos. Upang mapatawad, dapat mong patawarin muna ang pagkakamali ng iba. Ang hindi patawarin ng iba ay gaya ng panalangin na, Diyos, kung hindi ko mapatawad ng iba, huwag mo rin namang patawarin ang aking kasalanan. Kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan. Ang kapatawaran ay nangangahulugang paglimot. Ang pag-ibig ay hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi nito iniisip ang masasamang bagay, kundi ang paglimot sa pagkakamali ng iba.
Sinasabi ng Diyos, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Hindi naaalalahanin pa ng Diyos. Ang pag-alala sa mga iyon ay kapareho lang ng hindi pagpapatawad. Ikaw, maling-mali ang ginawa mo sa akin kahapon. Hindi ko yun makakalimutan. Sila ay naghahanda para gumanti. Iniisip mo man na ganito ang kapatawaran? Alam po ninyo, 6 milyong mga Hudyo ang pinatay sa loob ng World War II. Tungkol sa mga namatay, sabi nila, sila ay aming mapapatawad, subalit hindi talaga namin makakalimutan. Ibig sabihin, napatawad nila? Ibig sabihin, hindi nila patatawarin. Sila ay naghahanda para gumanti. Ang mga Hudyo talagang sobrang nakakatakot. Yung mga Hudyo ngayon, sila ay nagpaplano na sakupin ang mundo upang maghiganti. Ang kapatawaran, ibig sabihin, ay paglimot. Kapag nakakakita ka ng ibang tao, una mong naalala yung masasamang bagay na ginawa nila sa iyo. Hindi mo iniisip yung kapatawaran ng Diyos para sa iyo. Kahit na grabe ang ginawa ng tao yon sa iyo, dapat mo siyang patawarin sapagkat ang Diyos pinatawad ka rin. Kahit na tayo ay nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, dapat nating malaman na pwede pa rin tayong subukin ng Diablo dahil sa ating hindi nababagong pagnanasa ng laman. Sa Galatia chapter 5, verse 19 at 20, Galatia chapter 5, verse 19 at 20. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, at ito ay nagpapaliwanag sa mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi. Ito yung mga gawa ng laman. Kahit na mga naligtas, ay may mga pagtatalo, paninibugho at pagkagalit. Sila ay nag-aaway-away, nalalasing at nasa mga kalayawan. Subalit ayos lang ba sa isang naligtas na tao na gumagawa sa mga gawa ng laman? Ayos lang ba na sundin ang laman? Ito ay paglaban at kabaliktaran sa gawa ng bunga ng Espiritu Santo. Ito ay pisikal na bunga, hindi mo dapat gawin ito. Sa 1 chapter 8 verse 44, sinabi ni Jesus, siya isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling gakas. Ang Diablo ay mamamatay tao, ang pagkamuhi ay pagpatay. Siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sa Apokalipsis chapter 12 verse 9, tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 12 verse 9. Apokalipsis chapter 12 verse 9. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon na kasama niya. Dito, sinabi na sumiklab ang digmaan sa langit. Nakipaglaban si Miguel sa dragon, ang Diablo. Subalit ang malaking dragon ay itinapon, hindi ba? Subalit ano ang dragon? Diablo, dragon. At itinapon ng malaking dragon ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang dahilan kung bakit sinabi dito na matandang ahas ay siya yung Diablo na nagpatisod kay Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Napakatuso niya, ang matandang ahas. Ang Diablo, ang Satanas, ang mga ito ay parehong salita. Ang ibig sabihin ng salitang Satanas ay kaaway. Kaaway. Ang mandaraya sa buong sanlibutan.
siya ang isang nagpapatuloy na nanginilang ang mandarayan. At pagkatapos na sila itapon, ano ang kanilang ginagawa dito sa sanlibutan sa mga huling araw? Sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot, palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Sa buong sanlibutan, sila'y gumagawa, kumikilos, hindi mo ba ito nakikita? Ang Diablo ay ginagamit minsan yung anyo ng anghel. Kumikilos siya sa mga bulaang propeta at sa mga taong naligtas na nasa laman pa. Kailangan nating malaman ang mga gawain ito ni Satanas. Siya ay mandaraya. Tingnan po natin sa 2 Korinto chapter 2 verse 17. 2 Korinto chapter 2 verse 17. Sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi bilang mga taong tapat, bilang inatasan ng Diyos sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ito? Gaya ng marami. Ibig sabihin, napakaraming nagtuturo, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang salitang kinakalakal ay nangangahulugan, maling katuroan, hinahaluan ng ibang bagay. Kahit na sa panahon ng lumang tipan, mas marami yung mga bulaang propeta kaysa mga propeta ng Diyos sa mga Israelita. Kumusta naman po ngayon? Kahit na sa panahon ni Jesus. Sa Mateo 7:22, sa araw na yun ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At sumagot ang Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Sila ay mga bulaang propeta. Gayunpaman, ang mga bulaang propeta ay nagtuturo ng Biblia sa pangalan ng Panginoon. Nagtuturo tungkol sa Diyos. Nagiging mga pastor at misyonaryo, nagpropropesiya, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling ng sakit, at gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan. Ito ay dakila, di ba? Tama ba? Kahit na ang Diablo ay kayang gawin ito. Ganon din ang ginagawa ng Diablo. Sinabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Ito ay kasamaan. Dahil hindi pa sila naipanganak na muli. Hindi pa sila naipanganak na muli. Subalit sa anong kapangyarihan nila ito ginagawa? Sa pamamagitan ng gawa ng Diablo. Kung titingnan natin sa Apokalipsis 13, pinababa ng Diablo ang apoy mula sa langit. Si Satanas, ang bulaang propeta, ay nagpababa ng apoy mula sa langit, gaya ng ginawa ni Elias. Siya ay lumikha ng isang Diyos-Diyosan at nagbigay ng hininga sa Diyos-Diyosan at ginawa na makapagsalita ito. Hindi naiintindihan ng mga tao na ito'y isang kabaliwan. Lahat, maliban kung manindigan kang matatag sa salita, hindi mo alam kung anong uri ng Diablo ang hihila sa iyo, maliban manindigan kang matatag sa salita. Alam mo ba kung gaano gumagawa ang Diablo? Kung gaano siya kumikilos? Kailangan nating malaman ang paggawa ng Espiritu Santo. Subalit upang huwag magaya, kailangan din nating malaman ang paggawa ng Diablo. Sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi bilang mga taong tapat, bilang inatasan ng Diyos sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ang salitang tinanggap mula sa Diyos, ang salitang ito ay gumagawa, kumikilos, ito ay nagliligtas ng mga kaluluwa. Itong salitang ito ay nagbabago sa puso at nagbabago ng buhay, ito ay may kapangyarihan. Subalit yung mga kinakalakalang salita ng Diyos ay ginugulo ang pag-iisip ng mga tao upang hindi nila malaman yung katotohanan
sa Isayas 1:22. Isayas 1:22. Isayas 1:22. Ang iyong pilak ay naging dumi. Ang iyong alak ay nahaluan ng tubig. Ito ay kakaibang salita, di ba? Ang iyong pilak ay naging dumi. Ang pilak ay kailangang maging dalisay. Subalit, yung pilak naging dumi. Ito ay hindi pilak. Peke pag ganito. Ang iyong alak ay nahaluan ng tubig. Ito ay hindi tubig. Ito ay alak. Alak ba ito? Ito ay peke. Ngayon po ay maraming mga peke. Maraming mga hindi totoo. Mahirap matagpuan yung nag-iisang katotohanan. At yung mga peke ay mukhang totoo. Tingnan natin ang isa pang verse, ikalawang Korinto, chapter 11, verse 3. Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 3. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katosuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Sa Eden, kung paanong ang ahas sa pamamagitan ng kanyang katosuhan ay dinaya si Eva sa pamamagitan ng mapanlinlang na mga salita at ibinagsak si Adan, ang inyong mga pag-iisip, ang kanyang sinabi sa mga taga-Korinto, ito ay kanyang sinabi para sa mga naligtas. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng katosuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailagaw mula sa katapatan at kadilisayan kay Kristo. Ang mga naligtas ay kailangang magpatuloy sa katotohanan at kadalisayan tungo kay Kristo. Subalit ako'y natatakot na mailigaw, maaring mailigaw ang mga Kristiyano. Nang sino? Nang ahas. Sa anong paraan? Tingnan po natin sa verse 4. Ikalawang Korinto 11:4, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo tumanggap ng ibang spirito na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay agad na nagpapasakop doon. Ano ang kaibahan dito? Si Hesus ay Hesus, subalit ito ay ibang Hesus. Kaya kahit na naniniwala ka kay Hesus, hindi ka maliligtas. Ang spirito ay spirito, subalit hindi ito yung banal na spirito. Kaya ang isang tao na tumanggap ng spirito ng Diablo ay naniniwala na ito ay banal na spirito, akala niya. Subalit ibang spirito, ibang ebanghelyo. Sinasabi nila na ito ay tunay na ebanghelyo, subalit ito ay peking ebanghelyo. Pangangaral na walang ebanghelyo. Peking Jesus, peking spirito, peking ebanghelyo. Alam niyo ba kung ilan ang mga peke na nagkalat? Ito ay gaya ng paggawa ng mga tao sa peke at pagbebenta nito na para bang totoo. Kung tatanggap ka ng pekeng Jesus, pekeng Espiritu at Ebanghelyo, magiging pekeng Kristiyano ka. Pekeng Kristiyano. Alam ba ninyo ito? Subalit tinatanggap ito ng mga tao dahil mukha itong maayos at nauhulog ang loob nila dito. May mga panahon na ang mga huwad ay mukhang maayos ang panlabas. Nagpunta ako sa Hong Kong upang mag-evangelize, at ang isang pastor sa Hong Kong Church ay binigyan ako ng isang Rolex na Renault. Nasa drawer ko ito ngayon. Para itong totoo. Sa tuwing tinitingnan ko, mukhang totoo. Tinanong ko siya kung magkano ito. At sinabi niya na nabili niya sa halagang 800 pesos. At sinabi niya, "Pastor, hindi po ako mananagot kung magkaroon ng maling pagkaunawa ang iba. Dahil kapag nagsuot ka ng isang Rolex na Renault, baka magkaroon ng pagkaunawa yung ibang mga banal." "Oh, yung kay Pastor ay Rolex. Masyado yung mahal para sa iba. Susuotin ko rin yun sa susunod." Mukha talagang totoo. Hindi ko ito maintindihan kung paano nila nagawa na parang totoo sa halagang 20,000 won. Kaya sinabi ko sa kanya, "Pakiusap, bilhan mo ako ng ganito sa susunod. Ibibigay ko sa iba bilang pangregalo." Subalit sinabi niya, "Hindi ka dapat magbigay ng mga pekeng produkto bilang regalo. Pekeng bagay."
Mga kapatid, alam ba ninyo kung gaano karami ang mga pekeng Jesus? Marami ang naniniwala at sumasampalataya sila sa ibang Jesus. Subalit, pekeng Jesus. At naniniwala sila na nananampalataya sila sa tunay na ibanghelyo. Subalit, pekeng ibanghelyo. Kung pupunta tayo sa Daejeon City, merong True Jesus Church. Subalit, alam nyo ba, naniniwala sila sa pekeng Jesus. Pekeng Jesus. Huwad. Sino ang nangangaral nito? Sa ikalawang Korinto 11, verse 13 to 15, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa, na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Ang mga nangangaral ng ibang Jesus, ibang spirito at ibang ibanghelyo ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa. Ano ang mandarayang manggagawa? Sila ay manggagawa ng pandaraya. Subalit binabago nila ang kanilang anyo bilang mga ministro ni Kristo. Sinasabi nila, ako ay ministro ni Kristo. Hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kung ang Diablo ay magpapakita na gaya ng Diablo, sino ang madadaya? Kung magdodrawing, padodrawingin mo yung tao ng Diablo, idodrawing nila, may malaking sungay, may matalas na mata, at may ngipin na malalaki at matutulis, nakakatakot ba ito? Hindi. Kapag ang Diablo ay nagpapakita, nagmumukha siyang mapagpakumbaba, maganda at banal. Ginagawa ni Satanas na dalisay at kaibig-ibig ang kanyang mga salita. Sila ay nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo at si Satanas man ay nagpapanggap ng anghel ng liwanag, kaya marami ang nadadaya. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap ng mga ministro ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Kung paano ng mga manggagawa ng Diyos, kung paano mayroong mga manggagawa ng Diyos, gayon din naman ang mga manggagawa ni Satanas. Meron, alam mo ba? Mayroong hindi mabilang na mga manggagawa si Satanas. Sabi sa Mateo 7:22, marami ang nagsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Gaano karami ang mga huwad na guro sa Biblia? Mas marami ang huwad na guro sa ating panahon ngayon kaysa panahon ng mga apostol. Natatakot ako na baka ang isang tao ay hindi makaintindi tungkol dito. Isang araw, si Evangelist D.L. Moody ay nagpunta sa Japan para mangaral ng ebanghelyo. Sumulat siya sa blackboard ng 500 at sumigaw, mayroon ba talagang limang pastor na naligtas sa 500 pastor dito? Mapalad na kung merong isa mula sa 5,000, hindi 500. Noong panahon ni Elias, merong 850 propeta ni Nabaal at Asherah. Ngunit isang propeta lamang ang propeta ng Diyos, si Elias. Sa panahon ni Propeta Mikas, merong 400 bula ang propeta. Ngunit meron lamang isang propeta ng Diyos, si Mikas. Sa panahon natin, mas marami pa sila. Mukha silang banal, mahusay silang magsalita. Minsan kapag naririnig mo ang sinasabi nila sa TV, maayos silang nag-uusap. Ngunit sa sermon nila, wala yung pangunahing nilalaman. Ang pinakamahalagang bagay ay wala sa kanilang sermon. Kapag nagsasalita yung isang pastor, sasabihin ng mga miyembro, "Amen, amen." Kayo ay kaagad na nagpapasakop doon. Ito ay mass suicide. Alam mo ba? Mga kapatid, grabe ito. Dapat malaman din natin ito. Gayon pa man, kapag lumago ka sa ating pananampalataya, hinding-hindi tayo madadaya. Sabi sa Efeso 4:14,
tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan at paraang mapandayag. Hindi tayo natatakot. At sabi sa Hebreo 13 verse 9, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Ang mga mahina sa pananampalataya ay nagnanais ng makakatas na pagkain. Kapag nakikinig sila ng kakaibang doktrina na hindi ipinapangaral sa ating iglesia, sinasabi nila, wow, bago to. At sumusunod sila. Sa wakas ay umaalis sila sa iglesia. Sila ay nagadaya na. Kaya nga, kapag nadadaya ang isang tao, yung isang peke ay nagmumukhang totoo. Mga kapatid, maraming kaluluwa ang naligtas dahil una tayong naligtas sa pamamagitan ng salita. Lumago ang ating pananampalataya at naipangaral ang ebanghelyo. Gayon din ang gawain ng Diyos, kung saan maraming kaluluwa ang naliligtas sa buong mundo, ay nakikita natin ngayon yung gawain ito kung saan maraming kaluluwa ang naliligtas. Tiyak na ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa gitna natin. Ngunit ano pa ba ang hinahanap mo? Huwag kang maakit sa ibang mga doktrina. Sa Galacia 1:8, sinabi ni Apostol Pablo, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Kanyang sinabi ng makalawa, ang mga nangangaral ng ibang ebanghelyo at sumusunod sa ibang ebanghelyo ay susumpain. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ibang nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Ito ay ibang ebanghelyo at baluktot na ebanghelyo. Ang mga mangangaral ng ibang ebanghelyo, mananagot sila. Ilan ba ang mayroon noon ng mga araw ng mga apostol? Ilan na ngayon? Gaano ba kahusay na binuo ng Diablo ang peke? Sa panlabas, maaring mas maganda ito kaysa sa tunay, alam mo ba? Kaya dapat lumago ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay lumago na, hindi na tayo malilin lang pa. Kaya habang nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita sa iglesia, dapat hangarin natin ang paglago ng ating pananampalataya at maabot ang kapuspusan ni Kristo. Ako'y masaya na tayo ay medyo nakakalaya na sa pandemya mula ngayon. Ngunit sa palagay ko, kailangan nating ingatan ang ating pansariling kalusugan dahil hindi pa talaga ito tapos. Ngunit maaari tayong magkaroon ng fellowship at maipangaral ang ebanghelyo. At sa tingin ko maraming mga tao mula sa ibang bansa ang maaaring darating sa panahon ng summer retreat ngayong taon. Kaya kailangan nating patuloy na manalangin at maghanda para sa ating summer retreat. Manalangin na po tayo. Aming mahabaging Diyos, Ama, salamat sa pagdiligtas sa amin sa mga huling araw na ito na inihiwalay kami sa sanlibutan, at salamat sa biyayang gumagabay sa amin na mamuhay para sa iyo nang sa gayon ay maaari namin gugulin ang natitirang bahagi ng aming buhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos at sa patnubay at pamamahala ng banal na Espiritu sa Iglesia. Ang katawan ng Panginoon, salamat po sa paggawa sa amin ng mas malaya sa pandemyang ito. Protektahan ang aming kalusugan at protektahan ang aming pananampalataya mula sa mga panlilinlang ng mga walang kabuluhang bagay. Akayin po ninyo kami na lumago sa aming pananampalataya at maabot ang kapuspusan ni Kristo upang hindi kami magkulang sa pamumuhay para sa kalooban at kalawalatian ng Diyos. Sa natitirang bahagi ng aming buhay, hinihiling po namin ang banal na kalooban ng Panginoon. Taimtim akong nagdarasal na ang Panginoon ay kumilos upang ang dakilang gawain ng Diyos sa pagdiligtas ng maraming kaluluwa ay mangyari sa summer retreat sa taong ito. Nananalangin kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.